Ang ganda ng pagka-ex. Ha? Buhay na buhay. Ayan siya. Ayan, para mga stalagmites. Pasok po kami sa sa possible na tunnel. Kakaiba na dito. O ano? Ayan yung ilalim. Ganito ang legit na ano, pag-hold. Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magasbang. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa isang napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome back again sa akin channel. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic kwentuhan tungkol po sa nakahukay, nakakuha ng mga gold bars, Buddha, Yamashita treasures sa may Infanta, Quezon. Pag-uusapan po natin ito, part 2, ito pong mga sign, markers, mga palatandaan, no? Gaano kalayo, gaano kalalim, at ano-anong mga kayamanan ang kanila pong mga nahukay, nakuha mula po doon sa mga natuklasan nilang palatandaan. Pwede po kasi itong magbigay, magbukas po ng daan sa iba pang mga sikreto na kaparihas ng mga ganitong klaseng marker. Posible kasing ito pong kanilang mga natuklasang kayamanan na may mga sign, markers na mga punong kahoy, mga bato, ay may mga duplicate pa ito sa buong Pilipinas, sa kabundukan ng Pilipinas. At ito ay makapagbigay daan para mabuksan ang iba pang sikreto na kung saan tinago ng mga Hapon, no? Mga palatandaan, markers na kaparihas nito, duplicate nito, pwedeng mabuksan ito at maintindihan natin kung nasaan talaga ang ibinaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito, sapagkat ito ay pwedeng magbigay sa atin ng napakalaking ambag tungkol po sa paghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Yamashita Treasure Philippines, patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng mga informasyon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol nga po dito sa nakakuha, nakarecovered ng Yamashita Treasure. Buddha, mga gold bars, mga uncut precious stones, jewelries, coins, at iba pang mga kagamitan ang kanila pong natuklasan. Ibabahagi natin sa inyo ang mga sign, markers, gaano kalayo, ano ang distansya, ano ang lalim mula po sa sign bago po nila nakuha ang Yamashita treasure. Ano-anong mga kayamanan ang kanila pong mga nakuha, nahukay. Isa-isahin po natin yan. Posible kasing itong kanilang mga na-discovering mga sign, markers ay may duplicate, may kaparihas sa iba't ibang panig sa buong bansang Pilipinas. At ito, ang kanilang na-discovery ay posibleng magbigay sa atin ng idea, daan, para matuklasan pa ang ibang mga sikretong itinatago ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas, no? Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang video na ito, sapagkat
posibleng itong ating ibabahagi sa inyo ay malaki ang maiambag para po makatuklas kayo, mga kababayan natin na kung saan naghahanap ng mga sikretong itinatago ng mga Japanese Imperial Army. So, umpisahan po natin ito pong mga sign markers na kanila pong mga natuklasan. Ang mga sign markers na kanila pong mga natuklasan ay legit na Yamashita treasure sign. Mayroon po silang mapa, no? May sulat na nakuha na kanji letters, no? Ito po ay ang lumang salita ng mga samurai Japanese Imperial Army na may ibig sabihin na burial site, no? Yan po ang translation ayon po sa ating ka-treasure hunter. Ito daw ay burial site itong kanji letters na ito. At hindi nga nagkakamali sapagkat natuklasan nga nila ang burial site ng Yamashita treasure na may kasamang mga buto ng tao, no? Marami po silang mga kagamitang mga nahukay, mayroong mga platong basag-basag, mga buting luma, may mga pira-pirasong damit, no? At may mga kutsara tinidor na mga pure silver na kanila pong mga na-recovered. Mayroon pong mga helmet, napakaraming helmet ang kanila pong mga nahukay, nakuha. At ito nga ay isa sa palatandaan na may naitagong kayamanan sa lugar. Ang natuklasan po nila ng mga sign markers ay mga legit na nakalagay po sa Japanese Yamashita Treasure Code. Katulad po ng X, no? Na nakadesign sa bato na napakalaki na nagsasabing Yamashita treasure in water or in creek, no? At hindi nga nagkakamali sapagkat nakuha ang Yamashita treasure na ito, mga gold bars, mismong may tubig, no? At may nakita din silang sign markers na punong baliti at isang bato na may tuldok na triangle, no? O sa makatwid, ito po ay dot na triangle. Ito pong mga ganitong sign na dot na nakatriangular ay nagsasabing object, bagay na itinago at humanap ng mga punong nakatriangle na kung saan kanila ding natagpuan ang mga punong kawayan na nakatriangle. Kanila pong hinukay ang gitna nang nakatriangular na punong kawayan, subalit wala silang natagpuang ginto sa may gitna. So malalim na po ang kanilang nahukay doon at wala silang nakitang Yamashita treasure mismong sa gitna ng nakatriangle na kawayan. At kahit mismo doon sa may mga ilalim ng kawayan ay nahalughog nila, ay wala po silang natuklasan maliban sa napakaraming sign, mga boulders, mga bato na mga marka, mga palatandaan na may itinagong kayamanan. Ibig sabihin, ang nakatriangle na mga puno ay palatandaan lamang na mayroong itinago sa lugar na kayamanan. At yung mga batong inilagay na mga nakatago na treasure marker, mga aro, ay pampaligaw lamang. At nadiskubre nga nila ang Yamashita treasure na mas malayo, na walang kasamang ibang marker o sign. Walang palatandaan maliban sa ang mga gold bars ay nakahalo lamang sa lupa. So napakalupit, mga ka-treasure hunter. Tandaan po natin ito sapagkat ito ay posibleng magbukas sa atin ng idea, mabuksan ang mga sikreto pang iba na pwedeng kaparihas din ito sa atin pong mga matutuklasan pa. So halos sumuko na po ang ating ka-treasure hunter ayon po sa kanya sapagkat sige sila ng hukay, nakikita nilang mga markers, pailalim sila ng pailalim, ay wala namang Yamashita treasure. So huling option po ayon po sa kanya ay umupa sila ng high-tech
na scanner at doon nadetect na mayroong gold sa paligid subalit hindi pa mapinpoint. So sa lawak ng kanilang nabakho ay naalis po ang makakapal na lupa at gumamit sila ng metal detector, no? Ayon po sa iba nating mga kababayan na Yamashita Treasure Hunter ay hindi madidetect ang ilalim sapagkat may cover. Nadetect po ng ating ka-treasure hunter gamit po ang nokta, no? Macro nokta kung hindi po ako nagkakamali. Gamit ang metal detector na nabili nila bukod sa scanner ay natagpuan nila ang Yamashita Treasure Gold Bars na kung saan may lalim na 120 feet. No? Ito po ay nakakahon ng kahoy na durog na at naiwan na lamang ang mga gold bars na walang balot na nakahalo po sa clay o nasa putik, no? Na kulay gray, no? Dark gray. Tandaan po natin yan. Dark gray. Iba po ang layer ng mga lupa sa labas, subalit may nakapalibot sa kanyang dark gray. Doon po nakahalo ang mga gold bars na walang sign, walang mga batong kasama. Yun po ang dapat nating maintindihan, tandaan, Yamashita Treasure, na kung saan wala palang mga kasamang sign markers. At ang layo niya ay 50 meters mula po sa nakatriangle na punong kawayan, no? 50 meters at doon nadiskubre nila ang Yamashita Treasure. At ayon po sa ating ka-treasure hunter, ang mga precious uncut stone ay nandoon sa ilalim ng punong baliti, no? Doon nila nakuha. Doon din niya nakuha yung lumang damit, no? Na may design na parang jewelries, no? Parang mga diamonds yung design ng lumang damit na nagsasabing may itinagong precious uncut gemstone. So nakuha nga nila yung mga meteorites na hindi lamang iisa, marami siguro ito, at mga uncut gemstone pa na hindi pinapaalam ng atin pong kababayang treasure hunter. So mga gold bars po ang kanilang nakuha na 352 pieces na may bigat po na 12.5 kilogram na standard. So sa bigat pa lang na 12.5 kilograms pasok po doon sa Yamashita Treasure Code. Nakalagay po ito ang 12.5 kilograms, no? At ayon po sa kanya, ito ay hindi sila naghahanap ng buyer kundi binibinta na mismo ito sapagkat madali pong ibinta ang mga gold bars na ito. Pinirapiraso po nila ng maliit para po maibinta ng mas mabilis at hindi mahihirapan. So hindi na nangangailangan na maghanap pa ng mga buyers kasi ito pong mga scam ay pinipilit kang papaniwalain, maghanap ng buyers, at ito nga ay mahalata mo na hindi totoo. So sila po ay hindi naghahanap ng buyer sapagkat pwede naman talagang ibenta ito, no? Nang tingi-tingi at kapag makaipon ka, saka ka magtayo ng business at pwede mo nang maibenta ng malakihan kapag mayroon ka ng pera na pang proseso. So yun po ang kanilang nahukay. At bukod po doon, may mga gamit, no? Mga, ulitin natin, mga helmet, mga bote, no? Mga plato, mga kutsara at tinidor, at pinakamalaki dito ang Buddha. Itong Buddha na kanila pong nakuha ay pangalawa po sa nakuha po ni Rogelio Roger Rojas, no? Na nailantad. At lalaki po yung kay Rogelio Rojas na Buddha. Posibleng partner ito sapagkat ang style po ng Buddha na ito ay Burmese, no? Babae. At halatang tunay ang Buddhang ito. Kung titingnan lang natin sa litrato, ang Buddhang ito ay may history. At kung titingnan natin ito,
sa Google ay tiyak mamamangha kayo sapagkat legit po ang budang ito na posibleng nakadeposito ito o nakalagay ito sa mga simbahan noon ng Burma o sa gobyerno ng Burma na kung saan nakuha ng Japanese at dito nga nailagay sa bansang Pilipinas. So may history po ang budang ito. Sa gusto pong mag-research, pwede po ninyong i-screenshot yung Buda na yan at titingnan ninyo sa Google at makikita ninyo na may history po ang budang ito. Malalaman natin kung legit talaga o hindi legit ang kanila pong mga nakuha. So may patunay, no? So yun po ang nakuha nila doon po sa mga sign markers na yun, no? Ang pinagdaanan nila, katakot-takot, napakaraming sign, napakaraming boulders, ang lalaki, no? Mga kwadrado, may mga animal characters, may parang letter B, may hugis puso, lahat ay may mga sign na walang ano, walang patutunguhan kung hindi pahirap lang doon po sa kanilang hukay na walang makikitang Yamashita treasure. Maliban doon may bumba pa, no? Kung saan pala ang mga boulders, na saan yung mga pangpahirap na mga bato, ay nandoon din ang traps. Nandoon ang bumba na may wire pa, no? At swerte na lang at hindi sumabog at nakuha nila na intact pa ito at na-dispose, no? Ay yung bumba na yan. So, itong mga ganitong klaseng mga natuklasan ng atin pong mga kababayan, ay marami na din akong nakitang mga ganito na ang iba nga sa aming grupo noon ay iniiwan sapagkat wala silang makita dun sa triangle, no? Subalit ang layo pala, 50 meters, no? Kung wala kang bakho, kung wala kang bakho, wala kang heavy equipment, wala kang puhunan na pangbakho talaga na i-open cut mo yung lugar, hukay lang ng hukay pa ilalim ay posibleng malagpasan nga, no? Kasi sa lalim po na 120 feet, sa distansya po na 50 meters, ay posibleng ikakaligaw nga ng mga Yamashita treasure hunter. Wala kasing mga sign markers sa sintro ng mga gold bars kung saan po naroon ang Yamashita treasure. So, napakaganda na nalaman natin na wala palang sign, walang markers ang sintro na kung saan naroon po ang mga ginto ni Yamashita, no? Isa po itong idea na pwedeng magbukas sa atin ng daan para po matuklasan natin ito pong mga iba pang mga nakatriangle na mga punong kawayan. Siguradong marami ito at marami pong nagpapadala sa akin ng mga nakaukit sa bato na mga tatlong tuldok. Ito pala ay medyo distansya mula po sa mga sign markers at 50 meters, no, ang distansya po ng natuklasan niya. Although iba-iba ang disenyo ng mga Japanese Imperial Army, depende sa kanilang engineer, subalit mayroon talagang kaparihas nito na nakaduplicate sa bansang Pilipinas, no? Punong mga kawayan na nakatriangle, 50 meters ang distansya mula po sa kawayan sa paligid at walang sign markers ang matatagpuan. Sintro ay nakahalo lamang sa lupa na kulay gray, dark gray ang mga gold bars ni Yamashita. Sana po ay makapagbigay sa atin, sa inyo, ng idea ito pong mga natuklasan ng atin pong kababayang Yamashita treasure, mga gold bars, Buddha, jewelries, gold coins, precious uncut na nadiskubre nila sa May Infanta, Quezon. Bago po tayo magtapos, nais ko pong sagutin ang ilan po sa mga komento doon po sa nauna nating video tungkol po doon sa video na naipalabas na mga gold bars, no, na parang nakapasok daw sa loob ng computer o sa screen. Bakit daw nasa loob ng screen? Ito po ay isang estratehiya para po sa seguridad o safety ng atin pong treasure hunter. Siguro alam niyo na yan. Kapag kasi ginto, ay kailangan gumamit nito. So, sana po ay nasagot natin ang inyo pong mga katanungan na yan. At sa lahat po ng atin pong mga kababayan na
mga magagaling na mayroon po kayong koreksyon, mayroon po kayong mga komento, paki-comments lamang po sa ibaba para po malaman natin ang inyo pong mga damdamin tungkol po dito sa atin pong naibigay sa inyong impormasyon. At sana ito ay nakapagbigay sa inyo, sa ating lahat, ng idea para po mabuksan ang sikreto ng Yamashita Treasure. Matuklasan ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter ang iba pang mga ganitong klasing sign, marker sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Hanggang susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap. Ganito ang legit na gold. Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Ayan sir, yung item natin. Hindi siya sir, ano eh, hindi siya ano, meron siyang mga parang ano na eh, damage eh. Ito mga 12 kg to 12.5 pataas. Ang ganda ng pagka-ex, buhay na buhay. Ayan siya. Ayan, parang mga talagmites. So ngayon, papasok po kami sa sa possible. Utay-utay lang, dahan-dahan lang. Plato, okay? Ayan siya, buo pa. Ayan na. Dito sa may... Basta, ito na yon. Yung ka-retly kinukuha ni Kuya Gaw, aka Kuya Luis. Hmm. Si Pati. Si Pati naman natin kung ano ba ang pinapakita. No? Ayan din po. Makikita niya sa laptop nila. Okay. Ayan siya. Kasalukuyan po kami naghuhukay tapos po nakakuha pa kami ng wire. Ito po yung ano, spot na may itim-itim na nakakuha po kami ng wire. Ayan, may nakita kaming takip ng parang anong tawag dito? Takip ng container. Nakatakip siya ng container along with the buto, plato, palayok. Pero tinanggal muna namin tong bato na to bago kami nakapag-clear sa area. Hindi natin kaya to buksan eh. Di ba? Thank you.
malipit. Ikaw, kung paano ang diskarte mo? Hindi, okay, yung hanggang na nang minara ko eh. Ah, buhay pa. Kung dito ang lalim o ano pa. Hindi ko alam sa'yo. Basta yan na yan, palamit na. Oo, dyan sa lumalim ka dapat dyan, sa tapat ng ilaw na yan. Oo, wala dito. Yan, depende sa size ng galaw mo na yan eh. So, hindi mo tatanggal yan ba? Tinatanong niya sir kung hanggang saan yun. Sabi ko, basta dapat palalim na dyan sa area na yan. Yan. Di ba pwedeng pantayan yan? Dapat mapantayan sir eh, kasi doon sa tapat ng ilaw eh, nasinukat namin. Di, bukas na yan. Pantayan yan, di ba? Okay ka pa. Okay lang daw nil. Basta bukas na daw pantayin. Okay. Ano? Ikaw, bakasan pa to? Hindi, bukas na daw. Basta maglalim na lang daw muna. Lalim na lang daw muna. Bukas na lang tayo mag-ano, adjust. Bukas na lang yan. Kitang kita ng korte ng box. Kinis eh. Konting luwag lang para maganda kote. Mission accomplished today. Ang daming nagawa. Ang team nakagawa. Ganito ang legit na pag-hold. Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Sabi mo sir na pira-persuhin, meron ako nun. Meron akong pambenta. Actually, nakapagbenta na nga ako. Ayan sir, yung item natin. Di sa sir, ano eh. Hindi siya, ano, meron siyang mga parang, ano na eh. Yung damage eh. Ito mga 12 kg to 12.5 pataas. Ito sir ang mga kutsara nila. Ang ganitong klase. Ito yun sa mga kasamahan ng gamit. Marami actually, wait lang. Sir yung mismo ano talaga, hindi ko mabuhat, ang bigat sobra. Ito na yung item. Yung pinangasan mismo. Yan, oro na yan. Since meron na akong asin ngayon, pwede na aking